Karamihan sa atin ay nasanay na sa ideya na kapag meron ka ng mga mamahaling gamit, ay mayaman ka na rin. Madalas na ina-attach natin ang mga material na bagay sa yaman. Kapag meron ka ng ganitong sasakyan, mayaman ka. Kapag meron ka ng ganitong cellphone, mayaman ka. At dahil dito ay hindi na natin naiintindihan ang kahulugan ng pagiging mayaman. Binabase na lang ng karamihan na kung sino yung may maganda at mamahaling gamit ay siya rin ang mayaman. Pero ayon sa sinabi ng sikat na author na si Morgan Housel sa kanyang libro na The Psychology of Money, spending money to show people how much money you have is the fastest way to have less money. At totoo ito, kahit ilang milyon pa ang meron ka ngayon, kung gagastusin mo yan lahat sa iyong mga luho at hindi ka nagtira para sa iyong emergency fund at investments, ang mangyayari ay magmumukha kang mayaman sa mata ng ibang tao, pero ang realidad ay wala kang pinagkaiba sa taong namumuhay paycheck to paycheck. Karamihan sa atin ay nasanay na sa ideya na kapag meron ka ng mga mamahaling gamit, ay mayaman ka na rin. Madalas na ina-attach natin ang mga material na bagay sa yaman. Kapag meron ka ng ganitong sasakyan, mayaman ka. Kapag meron ka ng ganitong cellphone, mayaman ka. At dahil dito ay hindi na natin naiintindihan ang kahulugan ng pagiging mayaman. Binabase na lang ng karamihan na kung sino yung may maganda at mamahaling gamit ay siya rin ang mayaman. Pero ayon sa sinabi ng sikat na author na si Morgan Housel sa kanyang libro na The Psychology of Money, spending money to show people how much money you have is the fastest way to have less money. At totoo ito, kahit ilang milyon pa ang meron ka ngayon, kung gagastusin mo yan lahat sa iyong mga luho at hindi ka nagtira para sa iyong emergency fund at investments, ang mangyayari ay magmumukha kang mayaman sa mata ng ibang tao, pero ang realidad ay wala kang pinagkaiba sa taong namumuhay paycheck to paycheck.